All right. After Brutal and Moral, Sir Ricky and Direk Marilu Diaz-Abaya collaborated on the final installment of their AICELLE trilogy, Karnal, a period piece that featured outstanding performances from Vixilayan, Philip Salvador, Cecil Castillo, Joel Torre, among others. It also starred Miss Charito Solis, who played the role of the film's narrator. Miss Solis gave an outstanding performance that merited her multiple citations, including an Uriang Trophy for Best Supporting Actress. Ang Karnal ay mula sa point of view ng narrator. Ikinikwento niya kung paano generation after generation, ang patriarchy at oppression sa kababaihan ay nagpapatuloy sa kanilang angkan at kung paano niya ito kailangang wakasan. To read an excerpt from the narration is an outstanding singer and multi-awarded stage actress who has graced the theater stage here and abroad, mga kaibigan, Miss AICELLE Santos. Bago po ako magsimula, pag papasok ako sa teatro, tumatalon talaga ako. Sir Ricky, maraming salamat. Ang tumayo dito sa harap ninyong lahat ay isang karangalan. Thank you, sir. Nung bata pa ako, kapag tinatanong ko ang mama kung saan siya lumaki, sasabihin niya sa akin, doon, sa Baryo Mulawin, isang lugar na napakalayo, isang hakbang mupad, nasa impyerno ka na. Lumayas ang mama sa Mulawin bago ako ipinanganak. Pero kailan may hindi na siya nagbalik. Pero hindi niya makalimutan ang lugar. Paulit-ulit, habang lumalaki ako, ikinukwento niya sa akin ang mga nangyari sa Mulawin. Hanggang sa ang mga detalye, ang mga mukha ay nakadikit na sa aking alaala. Hindi matanggal-tanggal. May sinulat akong libro ngayon tungkol sa relasyon ng mga tao, ng mga mag-aama, ng mga mag-iina, ng mga magkakabaryo. At kagabi, naalala ko muli ang mama. Ang mama, kailanmay hindi natahimik. Nakataka siya sa Mulawin, pero hanggang mamatay ay wala siyang binanggit kung hindi ang lugar na iyon. Ang kanyang mga nagawa at di nagawa. Para bang dito siya sa amin sa San Juan nakatira, pero ang kaluluwa niya ay doon pa rin sa, nakahimlay sa piling ng mga wasak na kaluluwa ng Mulawin. Yan siguro ang dahilan kung bakit habang lumalaki ako, naging strikto si mama. Huwag kang lalabas! Sino na naman ang lalaking kausap mo? Umuwi ka ng maaga! Hindi siya kailanman nakataka sa Mulawin. Pati na rin ako ikinulong niya noon. Nag-iisa na ako sa bahay na ito. Pero naririnig ko, nararamdaman ko sa bawat sulok at dingding ng bahay na ito, si Narsing, si Puring, si Elena, ang mama, ang papa. Kaya siguro hindi na ako nakapag-asawa. Hindi na dapat pang magpatuloy pa ang aming pangalan. Baka maghigpit lamang ako kagaya ng lolo. Dapat nang magwakas sa akin ang mahabang linya ng mga babae sa aming angkan. Siguro sa ibang panahon, sa ibang lugar, ay maaari kaming magkaroon ng ibang klaseng buhay. Thank you.
masyado mo namang ginalingan, eh, Esther. Reading lang to, dahi. Musay? Ay, may trivia ako dyan kay Vic Silaya. Nung bata ako, takot ako dyan. Kasi nga napanood kay Karnal at saka yun. Pinatay niya yung buong family niya. Isang bata. Tapos nung bata ako, sinama ko ng tatay ko sa Magnatech. Kasi nga, lumalaki akong bakla. Sabi ng nanay ko, isama mo yan. Sinama ko ng tatay ko sa Magnatech. Nakita ko si Vic Silaya, umiyak ako ng umiyak. Kasi ang laki-laki ito, sabi niya sa akin, ikaw ba yung anak ni Jojo? Natakot ako talaga. Hindi ko makakalimutan yun.